So this video guys is all about statement of financial position or tinatawag din nating balance sheet or ang tinatawag nating balance sheet talaga. Pero feeling ko mas formal kapag statement of financial position. So dito po ang nilalaman ng balance sheet is assets, liabilities and equity, which is nung last video po natin yung ginawa natin is owner's equity, which is na-compute na nga po natin ang capital end niya. So, umpisa na po natin. So, umpisa po natin is assets. Current assets. Kapag sinasabi po natin current asset, ibig sabihin short-term asset po siya. Parang less than 12 months or 1 year, hindi siya mag-exceed ng 1 year. Current assets. So, ito po yung gagamitin natin lahat. Dito lang. Ito na lang pala. Kaso, ending capital po yung sa capital natin. Current asset is cash. Accounts. Receivable. Merchandise. Inventory. Next is supplies. Total current assets. So ang amount ng cash is ikakopy lang po natin to. Ay, joke. 127,364. 140,000. Merchandise inventory. Ending po ito. Ending. Merchandise inventory. And it's 210,000. Supplies 6,000. Amount po nila, i-add lang po natin sila. Ang makuha natin is 483,364. Total current assets. Next is non-current asset. So kung sa current assets po ay less than 12 months, so sa non-current assets po is above 12 months or 1 year above. Ang non-current assets lang po natin is equipment lang po. Equipment. Then, total assets. Assets. So, ang equipment po natin is 100,000. So 483,364 plus 100,000, makuha natin is 583,364. So ito na po ang total asset natin. Next is liabilities and equity. So sa current liabilities natin, meron po tayong accounts payable. And hindi po current liabilities yung notes payable, kasi po yung notes payable po natin, which is nakalagay doon sa problem, is 18 months. Ibig sabihin po, nag-exceed na siya ng 12 months. Ibig sabihin, non-current assets na po siya. Non-current liabilities po pala, hindi assets. Liabilities. Amount is 45,000.
45,000. Next is non-current liabilities. Liabilities. Notes payable. Total liabilities. Notes payable is 150,000. 150,000 plus 45,000 is 195,000. Equity naman po is AMD Capital. And so, ito na po yung capital end natin. 388,364. Total liabilities and equity. Kano? 583,364. So, ipag-add nyo lang po yung liabilities and capital. So, nag-balance po siya sa assets and liabilities and equity. So, yung formula po natin dyan is assets, yung basic po talaga, liab plus equity. Palagi po natin itong tatandaan. So, ayusin ko lang po siya para maayos natin siyang tignan. Top rule. Ito po, may mga indent to. So, ito na yung ating financial position or balance sheet. Kung may question po, please comment kung po. Try po nating sagutin.